What is up guys? Welcome sa channel natin, ako si Dawa. Nandito tayo ngayon para pag-usapan ang fake coins, ang mga fake na cryptocurrency coins. At dahil yan sa mga kaibigan, tropa at marami pang ibang nagtatanong kung paano nga ba maiiwasan ang mga fake coins. So bago tayo mag-umpisa, big shoutout nga pala sa mga nagko-comment dyan sa ating mga past video. Salamat sa pag-subaybay sa ating mga video, no? So ano pang pinapatagal natin? Tara na, puntahan natin kung paano nga ba natin maiiwasan ang fake coins. So guys, no, una sa lahat, puntahan muna natin as a sample lang itong Dragonari na game, no? Kasi ito yung nababalita na maraming fake coins, no? Tingnan natin, ito, puntahan natin yung KuCoin chart. Ito yung app na kung saan makikita mo yung chart ng isang crypto coin, no? I-search lang natin ang CYT. O kung makikita nyo ang daming CYT dito, no? Paano ba natin malalaman kung ano yung pinaka-original na token dito, no? Kasi pag binuksan natin yan, ito, katulad nito, buti ito, nabebenta pa, no? Ang unti lang, sobrang unti. Makikita nyo yung volume. Kung nakikita nyo yung volume sa taas ng screen nyo, tanggalin nga natin yan. Yan. Nakita nyo ba yung volume? Ito yung volume, oh. Tingnan nyo. Sobrang unti lang ng mga yan, no? Sobrang unti lang. Tingnan pa natin yung ibang CYT. CYT token. Ito, lalo na to. Sobrang taas niya, no? Ibig sabihin yan, hindi ka nakakabenta ng coin. Volume niya konti lang, oh. May mga napeke dito guys, no? Sobrang mahal niya. Magkano rin to? So, anong nangyari dito sa coin na to, sa fake CYT token na to, makakabili ka lang pero hindi mo siya makakash out. Ang original na CYT token ay ito. So, kung mapapansin nyo, pag may red candle, ibig sabihin may nakakabenta ng coins, no? Tapos makikita nyo yung volume, yung first day niya marami. O millions, marami siya. Ito yung volume guys, makita nyo. Maraming nakapag-buy and sell ng coins na to, no? So, malamang sa malamang, ito yung original na coin. Pero, hindi porket meron na siyang buy and sell na nangyayari sa coin na yun, ay ito na yung original. So, i-check pa rin natin siya, no? So, paano natin i-check? Kunin nyo lang yung contract ng coin, or kung hindi nyo alam, punta kayong CoinGecko. CYT to PHP, no? CoinGecko lang, malaman nyo yun na original siya. So, ito na, 20.12 pesos ang isa, no? Ito lang yung contract ng coin. Copy nyo lang. Pagka-copy nyo ngayon, refresh muna natin, no? Yan. So, tinan natin kung yun nga yung lalabas. So, ito yung lumabas. So, tama nga yung sinabi natin nung una, no? Na ito yung tamang coin. So, kung mapapansin nyo, nag-buy and sell tayo dito. Sa first day lang kasi, nag-spike yun, eh. Tapos, nag-sell na tayo dyan. Kabili tayo ng mababa. So, medyo kumita kita naman tayo sa coin na to. Pero sinubukan ko lang. Meron kasing free to play itong larong to, no guys. So sa mga gusto maglaro dyan, pwede nyo naman laruin itong Dragonari. Maganda rin naman siya. Free to play lang, no. May libre kang tatlong dragons. Tapos pwede ka mag-ipon in game. So moving on na tayo. Punta tayo sa next step natin. Paano natin malalaman kung legit ba yung token, no? Ito naman guys, yung pinagamit natin dito sa video na to. Ilalagay ko to lahat sa description below para mapuntahan nyo agad ng mas mabilis at hindi na kayo mapunta sa mga fake website, no? So next natin is token sniffer. So dito makikita natin kung legit ba yung coin natin. Yan, makikita nyo verified yung contract nya. No prior similar token. Source does not contain proxy contract. Source does not contain a possible contract. So ibig sabihin lang guys, malaki yung chance na ito na yung original coin ng CYT. Pero kung hindi pa rin kayo kumbensido, meron pa tayo dito next na BS check. BSC token analyzer to guys. So check natin. Ito na guys, lumabas na nga yung result nung website natin. So tingnan natin, nakalagay dyan risky. Bakit siya risky? Tingnan natin kung bakit. Sa umpisa pa lang, coinary token. Burn token, zero naman siya. Total supply. So makita nyo rin yung total supply dito, no? Yung holders niya marami-rami. So isang part kung bakit naging risky yung token natin ay hindi niya mabasa yung contract code nung sa owner part. So ayan na, may warning lang siya, no. So next, meron dito hindi rin niya mabasa yung wallet nga ng devs.
Tapos, cannot find LP in post, maybe not existing LPs, but needed to be mentioned, no? So, sa holders naman, wala naman ganun kalaki. Warning lang, nag-warning lang kasi above 5% to mga to eh. So, pag nagbuhos yung mga yan, babagsak talaga yung price ni CYT, no? So, malaki-laki to, no? 7% saka 6%. Pero ang next na doon ay 2%. So, goods pa rin naman yan. Huwag lang mag-above 10. Mga nandito kasi, warning. Yung warning, mild lang yun. And yung risky, medyo sakto-sakto lang. Risky naman kasi talaga lahat ng cryptocurrency. Tapos, yung next dyan, scam. Makikita mo scam talaga kasi wala na siyang tinama. Hindi na siya nasa sale. Maraming burn tokens. Hindi nakikita yung contract or yung wallet ni owner. Tapos, konti ang holders. Pero, yung percentage na nakahold yung pinakauna, sobrang dami. So, question mark lang yan kung hanipat ba siya, no? Pero hindi naman. Sell seems to be okay naman daw, no? Isa pang way para ma-check nyo kung talagang after nito, after ng mga pag-search natin, after pagpunta natin sa CoinGecko, sa KuCoin, sa Token Sniffer, sa BS Check, plus na kung nakukulangan talaga kayo, ang gawin nyo, ganito. Kung hindi kayo sure kung makapag-buy and sell kayo nung coin, so, ganito kasi ginagawa ko, no? Check natin tong wallet swap. Ito kasi, hindi naman to game. Meron daw siyang future na maging malaking katulad ng mga Tamas or mga decentralized tulad nila Pancake, ganun, no? Pero ngayon, low-key pa lang siya, no? Tingnan natin sa future kung magiging okay nga ba itong wallet swap na to. Pero ito, pinagkakitaan na natin siya nakaraan. Kung mapapansin nyo, yan, meron tayong buy amount. One token. Tapos, sinell din natin ng one token. Hindi natin alam kung magkano ang presyo nun. Pero, ang magandang sign kapag ka nakabili ka, tapos, naibenta mo rin siya agad. Yun nga, bumili na tayo and kumita naman tayo pala ng doble dito, no? Bumili tayo ng $100 dito dati nung August 5 ng 11 ng umaga. Tapos, binenta natin siya nung hapon ng sa presyo ng $210, no? So, kumita tayo ng more than double sa puhunan natin. So, hindi na rin masama, no, guys? Kung hindi pa rin kayo kontento dito, pwedeng isearch nyo pa rin yung pinaka-website nila and mas laliman nyo pa yung paghahanap ng mga nagre-review sa papasukin yung coin or sa papasukin yung game para hindi tayo may scam, no? Ito kasing cryptocurrency talagang masyadong risky ito, guys, no? Kung gusto nyo naman mag-trade lang ng crypto, pwede naman kayo sa Binance. Sa Binance, nandun yung mga legit na crypto, no? Pero hindi naman ibig sabihin nun na legit. Kikitaan na, syempre, meron pa rin siyang price action. Bumababa at tumataas ang presyo ng bawat coins, no? So, yun na nga, guys, no? Doon na nagtatapos ang video natin. So, sana meron kayong natutunan at para mabawasan at maiwasan natin na may scam ng mga fake coins na to, no? So, kung meron pa kayong gustong details na malaman at kung may request kayo, please comment down below. Saka, mag-subscribe na rin kayo sa channel natin. And please click the bell button para ma-notify kayo, no? So, hanggang doon na lang tayo, guys, no? Goodbye and thank you!